Mga kababayan, hindi na maitatanggi na ramdam na natin ngayon ang epekto ng pagbabago ng klima o climate change. Hindi ba't ibang-iba na ang init sa labas? Ang Pilipinas ang bansang pinakatalo at delikado sa mga epekto nito. Ngunit nakatakda pa rin tayong magtayo ng 23 coal power plants mula ngayon hanggang 2020. Habang ang buong mundo ay tinatalikuran na at unti-unting tumitigil sa paggamit ng coal at fossil fuel. Ang eleksyon sa Mayo 9 ang magsasabi ng magiging kalagayan natin sa susunod na dekada. Kailangan nating maghalal ng bagong presidente at mga opisyal na naiintindihan na ang climate change ang pinaka-importanteng issue na hinaharap ng buong mundo ngayon kasama na ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya nakiusap po ako sa lahat ng tumatakbong opisyal na makiisa at pumirma sa ating panawagan na aksyonan ang pinirmahan natin sa COP21 na magbawas ng greenhouse gases ng 70% pagdating ng taong 2030. At pag nahalal sa pwesto, gawa ng paraan na tuluyan ng isara at itigil ang mga coal-fired power plants sa ating bansa. Sana'y pumirma sila bilang isang patunay na tunay nilang mahal ang ating bansa. Muli, para sa Pilipinas kong mahal, ako si Angelia Ong, isang Pilipino, ang inyong Miss Earth 2015, at ako ay tumututol sa coal-fired power plants, at ako ay para sa mas magandang kinabukasan at mas malinis na kalikasan. Gaya ng laging sinasabi, magagawa sapagkat kaya, we will because we can.